Good evening mga kadiskarte. Dito ako ngayon sa paborito kong pwesto. Yung sala. Sala namin ito na dito na lahat. Dito yung dito kong tatrabaho. Work from home. So alam naman natin na sa panahon ngayon kailangan dumiskarte si tatay. Kaya ang dami, ang dami. Ayan. Piniprepara ko yung mga PTR. Yung PTR kasi, ito yung requirement para, isa to sa mga requirements na hinihingi ng local government unit o kaya'y PESA. Ayan. Kasama ito sa isa-submit na electronics permit, electronics plans, technical specs, BOQ or Bill of Quantity or Bill of Materials, yan, kasama ito sa for permit na submission. Then syempre pag may mga as-built plans pagkatapos na rin, nire-require pa rin, kasama pa rin ito. So that's why nandito, para unique naman itong sa akin. Merong pangalan ako dito sa ibabaw. Siyempre, professional electronics engineer, nilalagay ko rin. Pati yung registration number. Address, andi dito. Pati yung contact number. Para madali kang makontak in case may mga tanong sa iyo yung sa local government office of building official or sa PESA, pag may kailangan i-verify, pwede kang makontak nila. Yan ang importante na kumpleto. And then, every year, kukuha ka ng or kukuha ako ng professional PTR. Yan. PTR means professional tax receipt. Yan. So every year ito, since nasa Pasay naman ako nakabase, sa Pasay ko kinuha ito. Yan. 300 pesos para sa mga professionals dyan na hindi nakapagbayad ng professional tax receipt. Required yan. Kahit anong profession kayo. Ako na-encounter ko yan nung nasa Makati ako back in 2003. Hindi ako nakapagbayad ng PTR. Hindi pa naman ako nagsasign and sell ng mga electronics plants at the time kasi 2003 wala pang PECE nun. Wala pang professional electronics engineer. Nag-umpisa kasi yung professional electronics engineer nung first batch na nag-o-taking is April of 2008. Yan. Registration ko, April 21, 2008. So, yan. Nung kumuha na ako nung 2008 doon sa Makati City Hall ng PTR, binalikan yung ano, nagtrabaho ako since 2003 doon sa Makati. 2003. 4, 5, 6, 7. So, 2008. 5 years yung kinuha. 5 years, 6 years. 6 years yata yung kinuha sa akin. Pinabayad ako. 300 per year. Kaya, nagbabacktrack yan sila. Kaya, kailangan, para hindi mapikitan, bayaran yun. Yung every year. Then, dito, syempre yung PRC. Yung Professional Regulation Commission na ID. Na kung sa part ko, Professional Electronics Engineer, syempre nandito dito. 2023 pa ang expiry nito. Actually, release. Kakuha ko lang noong October last year. 2020. Then, sinasama ko na dito yung APU, yung ICEP ID. Accredited Professional Organization. So, ICEP. So, I mean, electronics, that's ICEP. Then, yan, para protection. Ito yung mga protection para hindi basta-basta magaya. Yung maraming mga manluloko ngayon. Kaya, ginagawa ko, nilalagyan ko ng mga safety measures. Meron dito. Hindi ko sasabihin sa inyo. Kasi, for safety yan. So, hindi basta-basta siya magaya. Kasi naka-encounter na ako. Ginagaya dalawang bisis.
Doon sa isang local government, dalawang bisis. Yung isa, banda sa norte, isa. So, bali tatlong bisis na akong ginayahan ng pirma. Paano ba, ano ba mangyari pag ginaya yung pirma mo? Number one, syempre, hindi mo alam kung ano yung project na yon kasi hindi mo nga nakita eh. Ginaya yung pirma mo, ginaya yung dokumento, so falsification of documents yun. Bawal yun. Pag nahuli yun sila, may karampatang, may kaukulang kulong yan pagka kinasuhan sila. Ngayon, nahuli ko talaga yung sa norte. Ang masaklap pa, suki ko. Suki ko, isang designer. Suki ko, isang engineer din. Yan, pinatawad ko na lang. Yung sumunod, dito naman sa bandang south, magkasunod na araw pa, tumawag sa akin yung sa UBO. Engineer, may iba yata yung pirma mo rito sa plano at saka sa PPR. Lalo na doon sa ano, sa electronics permit. Saka doon sa certificate of completion. Kaiba. Yung isa, malupit talaga yung isa. Electronics permit pa lang, tinira na. Ginaya na. So, hindi talaga ako makakuha ni isang kusing doon. Wala. Wala talaga ako makuha noon na kita. Kaya, yung pangalawa, suki ko rin pala. Ang nangyari, yung electronics permit, ako yung nag-sign. Tinamad siguro, or walang mautusan, or talagang sinadya lang niya. Sabagay, umami naman talaga siya. Pumunta dito, nakaupo dito sa kumatok dito na alas 8 ng umaga sa pinto. Nang hingi ng tawad. Engineer din, mayari din ng company. Alam mo, common, ha? Yung una nangyari doon sa bandang norte, mayari din ng company, designer, engineer din. Yung sumunod, contractor. Mayari din ng company. Yung isa, engineer din. Yung malupit na electronics permit pa lang, ginaya na. Engineer din. Nga lang, takot siya na pumunta rito sa akin, na humingi ng tawad. Ang ginawa, yung pinahold ko yung project doon. Pinahold ko, yung architect niya, pumunta dito. Yan, dito, umupo. In-entertain ko. Kasi hindi naman siya yung gumaya. Nakiusap kasi 4 months ko nang pinahold yung project nila. E di matagal-tagal din. Naipit na ngayon yung architect na supposed to be siya yung magdi-deliver doon sa owner. Sabi ko, produce mo yung tao. Pupuntahin mo rito para makausap ko bakit niya ginawa yun. Yan, nag-facilitate siya. Pumunta rin yung tao dito, yung engineer dito. May kasamang isang third party na suki ko rin pala noong 2014 na taga Quezon City. So, sinama niya dito. Yun, kinausap ko. Bakit mo ginawa yan, sir? Ba't ganun? Maraming palusot. Siyempre, hindi umamin. Palusot niya yun, tauhan niya. Umuwi ng Bicol, hindi na bumalik. Hindi niya alam. So, ang dami. Sa loob-loob ko, aminin mo na. Command responsibility yan. Ayaw niyo umamin, pero nanghingi ng tawad. Sabi ko, sige. Ayaw ko naman ng, ano, ng, ayaw ko ng gulo, pero huwag niyo ulitin. Kasi pag inulit niyo, may paglalagyan kayo. Kaya, kaya in-implement ko yung ano, marami akong safety measures na nilagay dito. Ngayon, ang dami nito. Bumili ako ng isang rim nung isang araw. Pin-drill ko yung mga 200, 300 siguro ito. Bubunuin ko ng pag-sign ito ngayon kasi merong bago kasi. Lalo na nung January, ang dami nang hingi ng PTR. Ayaw ko ba? Bakit manghihingi ng maraming PTR? Pero ang ginawa ko, syempre, sinusulatan ko kung anong project. Yan yung isa sa mga safety measures ko. Sinusulatan ko kung anong project. Saan? Saan ko nalagay dito? Yan. O, dito. Yan.
ilalagay ko yan. Sinusulatan ko kada project para hindi nila ma-recycle yung PTR. Importante ito. Andito yung signature na tatlo. Kaya, authenticated ito pagka ganun. So, yan. Yung mga suki ko, ikilala ko naman yung mga matitino na mga suki natin. Mga ka-partner ko ng matagal na. Kaya, medyo na tayo. Okay tayo doon sa iba. Yung iba na mga medyo bago na client natin na hindi natin masyadong kilala, na biglang sumulpot, hindi natin alam kung baka gumawa na rin ng mga kabulastugan doon sa ibang mga engineers, mga signing engineers. Kaya mag-ingat tayo, mga PME, PE, PEC, kailangan nating mag-ingat. Huwag yung basta-basta bigay ka lang ng PTR. Pwede lang gamitin sa kalokohan yan. Kaya isang tip ko sa inyo, lagyan nyo ng project title. Para, protection para sa atin lahat ito. Eh, tayo yung nag-aral ng, hindi lang naman nag-aaral tayo ng kwan, nang ipinag-aaral natin to mula kinder. Mula kinder. Yung mga nag-kinder, ako, hindi ako nag-kinder eh. Hindi ako nag-kinder, kaya nasusunog pa yung kilay ko doon sa amin. Wala namang electric doon sa probinsya. Puro gas ang gamit namin. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos. Kaya, yun, nakarating ako sa ganitong estado ngayon na makapagpirma na ako ng mga electronics permit, electronics plans, na requirement ngayon sa mga buildings na or even businesses na maski maliit na business sa mall, nare-require yon na maski 20 square meter or even yung milk tea, mga ganyan. Basta may CCTV ka, pagkukuhanin ka ng electronics permit sa business. Isa yon. Tapos yung sumunod, may fire detection and alarm system. FDAS. Then, pag may telepono, syempre, requirement yung telepono doon sa business mo, lalo na yung data, yan. Hindi ka pwede mag-business ngayon na walang data. Tapos kailangan ngayon online. So, kailangan pipirmahan natin yan. May mga POS pa, yan. Yung iba, mayroong mga access control systems, building management system, yung mga malaking buildings, yung mga high-rise, condominiums, hotels, hospitals, yan, mga resorts, yung mga door access system, yung mga paging system, ang dami electronics installations, electronic systems na naka install doon sa facility nila. Kaya nare-require. Then yan, abutan pa ako na ano, sisilihan mo natin. May iba naman yung galaw-galaw ng katawan natin, hindi lang yung puro perma. Nakakasawa din yung minsan yung puro perma, nangangalay din yung kamay ko, kaya i-divert natin yung activity into another activity. Silyon ma. Matagal-tagal pa to. Yung printer ko, buti na lang nasira yan ng isang araw. Actually, hindi nasira, nag-lock na yung ano niya, yung sa ink pad. Naabot niya yung 15,000 plus na prints. Kaya i-re-receipt ko sana. Actually, ni-receipt ko nga lang. Hindi kinaya. May problema yung laptop ko rin. Dinala ko doon sa service center. Na-receipt nila. Yun, buti na lang. Nakabalik into service kaagad. Inantay ko na lang. So, Sabado. Para makapag-print. Mahirap pagka wala kang printer. Pagka sa labas ka nagpapaprint, hindi po pwede. Dati talagang nagtitiis ako na yung nagloko yung printer ko, nagpapa-photocopy ako. Ayaw ko kasing magbigay ng PTR na hindi colored. Gusto ko ng colored para syempre, nagbabayad yung client. Dapat malinis, may value yung service na binigay mo doon sa client. Yun ang natutunan ko. Yung service mo, dapat galingan mo.
Service ko nga, 24 by 7. Yan. PECE Sinansil, 24 by 7. Maraming nagtanong, bakit 24 by 7? Eh, sanay ako sa 24 by 7. Sa hospital ako dati. Eh, yung hospital naman, 24 by 7. Hindi pwedeng magsara. Tatlong hospital yung pinagtatrabahuan ko. Kaya, saka sa service din ako dati. At kaya may nasirang mga medical equipment ng araw. Eh, hindi mo pwedeng, uy, bukas na. Kailangan tingnan mo kagad kung kaya mo ayusin. Pag hindi kaya, hindi, bukas na nga. Walang spare parts eh. So, or call a friend or call a third party. Okay, so bukas ulit, magkita-kita ulit tayo. Kasi dito lang ako sa bahay. Kaya yan, isi-share ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko. Gabi na, ang oras na alas 10:07 gabi. Yan, yun ang maganda dito. Wala kang oras. Wala kang oras. Yan. Pwede ka matrabaho ng umaga, madaling araw, gabi. Ayan. Okay, see you tomorrow.